Okay, welcome back to our PPF Grade 9, and nandito na tayo sa Part 3 natin. Ngayon naman pag-uusapan natin ang actual na pag-compute ng opportunity cost. Again, ang PPF pinapakita niya ang konsepto ng scarcity. Again, the line here denotes scarcity. Hanggang dyan ka lang muna ngayon. It also denotes trade-off. Sa bakit trade-off? Sa bawat pagpili mo ng product na ipoproduce, may nawawala sa kabila. Okay? For example, I want to produce more bread, I have to sacrifice books. And if I would produce more books, it's a trade-off ko si bread. But definitely, ang trade-off na mahalagang malaman is opportunity cost. And we have the concept of opportunity cost, the actual number of product that you give up. At the same time, gusto malaman ng mga economists at ng mga negosyante, sa bawat pag-produce ko, halimbawa, ng isang libro, okay, per unit, pag sinabing per unit, isa, okay, sa bawat isang kilo, sa bawat isang peraso, okay, sa bawat isang unit, sa bawat isang item. So the per unit opportunity cost is very important for business people para malaman nila kung talagang worth it ba ang pag-produce nila ng isang product over the other. So ngayon, we're going to compute the opportunity cost and the per unit opportunity cost. And the formula for that would be very easy. Goods given up for the POC. Goods given up divided by goods gained. So kunin muna natin ang opportunity cost para makuha natin si POC. Again, kukunin muna natin ang opportunity cost, which we did last time. Sa last video, pinakita ko yan. And saka natin makukuha si per unit opportunity cost. Huwag kayong matakot dahil madali lang ito. Okay? Let's have number one. Books moved from point A to point B. So si book daw, okay, nag-move from point A, which is zero. Okay, zero siya sa point A, wala pang libro, to point B. So this economy decided to produce from point A in terms of books to point B. So naging apat na si book. Okay? So, ang tanong, what is the opportunity cost of producing 4 books from 0 to 4? Again, titingnan natin the opportunity cost, tingnan natin yung nawalan. Ang nawalan obviously si bread. Okay? So from point A, 0 si book, si bread 15. When book decided or when the economy decided to produce 4 additional books, okay? So from 15, naging 14 na lang si bread. So ilan ang nawala? Okay? Obviously, 1 bread. So, nakuha na natin ang opportunity cost. The next is the POC. Again, here's the formula. Goods given up, in our case, 1 bread. Divided by goods gained. Ang tanong, sino ang nag-gain? Sa situation na to, books move from point A to point B. Obviously, ang nag-gain ay si book. Siya yung nag-move eh. Ang nawalan, ang may opportunity cost, si bread. So, ilan ang nag-gain ni books from point A to point B? Napakadali lang. Point A is 0. Okay? Nag-move siya to point B, which is 4. So, 4 ang nag-gain ni book. So, that's opportunity cost, which is 1 over 4 books gained. So, the answer is 1 over 4. 1 being the opportunity cost and 4 being the goods gained by this point. So, 1/4. Ibig sabihin, sa bawat isang libro na pinuproduce ng economy na to from point A to point B, nawawalan siya ng 1/4 bread in the process of making 1 unit of book or per unit opportunity cost. Sa bawat isang libro, 1/4 na halaga ng resource para sa bread ang nawawala. Yun lang yun. Okay, let's have another example. Books move from point B 4, okay, 4 books, okay, to point C. So point C, books is 7. So from 4, naging 7. How much is the opportunity cost? Again, opportunity cost, sino ang nawalan? Ang nawalan, mula sa book na ito, from 4 to 7, obviously si bread. So bread, tingnan natin ang nawala. From point B, 14 si bread. When book moved to point C, si bread naging 12 na lang. So 14 minus 12. The answer is 2 bread. Hindi ko nagagamitin yung breads. Hindi ko feel ang breads na word, okay? And then, let's have the POC. Again, madali na lang. Kasi, ang POC natin, may opportunity cost na tayo. Si 2, ilagay mo na agad sa taas. And then, goods gained. Tingnan natin kung ilan ang nag-gain ni book from point B to point C. So, from 4, si bread, from 4, naging 7. So, ilan ang nag-gain niya?
from 4 to 7, the books actually gained 3 units of books. So, that is 3. So, 2 over 3. Again, bakit? Opportunity cost is 2. Ang na-gain is 3. So, 2 over 3. Ilalagay mo lang sa ilalim ang gain. Kokopyahin mo lang ang opportunity cost. Yan ang POC. So, anong ibig sabihin nito? Sa bawat pag-move, okay, sa bawat pag-produce ng libro, from point B to point C, ang nawawala sa bread ay 2/3 ng resource para sa bread. Okay? Mahalaga sa mga negosyante yan. Kasi, ang mga negosyante, they have the option to produce goods. But they will prioritize the other, lalo na kapag kailangan. Okay? From point B to point C to point D, sana nasusundan nyo na to. Okay? Books move from point C, which is 7, to point D, which is 9. So, from 7, naging 9 si books. Ang tanong, how much is the opportunity cost? Again, balikan natin kung sino ang nawalan. Ang nag-move si book. Therefore, ang nawalan ng resource ay si bread. So, point C, bread is 12. To point D, bread became 9. So, 12 minus 9. So, that is 3 bread. Okay? So, madali na lang ang POC. Bakit? May opportunity cost na tayo. Ilalagay mo na sa taas yan. 3 over, tapos titingnan mo lang ano yung gain. Books ang nag-gain. From point C, which is 7, naging 9. So, ilan ang nag-gain ni book from 7 to 9? Okay, tama. Dalawa. So, that is 3 over 2. Again, 3 being the opportunity cost and 2 being the good gain, okay, goods gained sa point na ito. Okay, I hope it's clear. Opportunity cost, sinong nawalan? Per unit opportunity cost, ilagay mo sa taas yung opportunity cost, tingnan mo, based from the situation, kung ilan ang nag-gain ng given situation. Okay, let's have another example. Books. Okay? Sana nasasagutan nyo na to. Books move from point A to point E. So, malayo. From 0 to 11. Nag-move si book. Ilan daw ang nawala kay bread? So, tingnan natin ang point A, 15 si bread. To point E, bread is 5. Ulitin natin. Books move from point A, which is 0, to point E, which is 11. So, tingnan natin ang nawala kay bread. Paano natin gagawin yon? Point A, bread is 15. To point E, bread is 5. So, 15 minus 5. So, the opportunity cost is 10. Okay? And then, ilan ang opportunity, ang POC niya? Simple lang. Ilagay mo sa taas ang opportunity cost. 10 over, tingnan natin ang nag-gain ni books. Books move from point A, 0, to point E, 11. So, 11. So, 10 over 11. Yun lang. Okay, sagutan nyo nga, si Bread naman ang nag-move. Okay, lagi nawawalan eh. Siya naman ang nag-gain. Bread move from point E to point D. So, si Bread, from point E, which is 5, okay, to point D, which is 9. So, this time, dahil si Bread ang nag-move, sino ang nawalan? Siyempre, ang nawalan ay si Books. Kasi ang nag-gain si Bread eh. Siya yung nag-produce na mas marami. May nawala dito sa kabila. Tandaan nyo lang lagi ganun. Kung may nag-produce sa kabila, may nawala sa kabila. Okay? Point D, point E is 11, si Books. Nung nag-produce si Bread to point E, naging 9 na lang si Book. Tingnan mo. From 11, point E, to point D, 9. So, 11 minus 9. The opportunity cost is 2 books. Again, if you would notice, you have to be very specific with the variable. Hindi pwedeng 2 lang or 3 because we have 2 products. Wala, I have no way of telling kung anong ibig mong sabihin. Kaya ilagay nyo ang unit kung sino ang nawalan. Okay? For the POC, no need for unit. And no need to convert it to the lowest form or simplest form. No need. Okay, hanapin natin ang POC. Again, may opportunity cost na tayo. 2. So, 2 over... Tingnan natin si Bread, dahil siya yung nag-move, automatic siya yung nag-gain. So, si Bread from point E, which is 5, naging 9 to point D. 5 to 9. Ilan ang nag-gain niya? Yes, tama. 4 Bread. So, 2 over 4. Okay, 2 is the opportunity cost. 4 is the product gained by Bread when it moved from point E to point D. Last, Bread moved from point B. Okay, si Bread ha? 14 to point A, naging 15. So, ilan ang nawala kay book nung nag-produce si bread ng isang bread? Okay, point B is 4. Nung nag-move si bread to point A, naging 0 na lang
si books, ibig sabihin wala nang na-produce, napunta na lahat kay bread. So, how much was lost sa book? So, 4 minus 0 na nga, okay? So, 4 books ang nawala. Okay? So, POC, madali na lang, 4, lagay mo na agad sa taas, 4 over, tingnan mo ang situation, si bread ang nag-move, so siya ang mag-gain. So, from 14, naging 15. So, ilan ang nag-gain? Okay, 14 to 15 naging 1. Okay, so, isa lang ang nadagdag. So, that's the number of goods gained. So, 4 over 1. So, grade 9, that's how we calculate and get the opportunity cost and the per unit opportunity cost. Mahalaga ang POC kasi gusto mong malaman sa bawat isang product na pinuproduce mo, ilang product ang nawawala sa kabila. Okay, para makita mo kung worthwhile ba na mag-focus ka sa product na yan. Okay, so we'll be having an output dito, and please review this video. Okay, kung may tanong kayo, mag-email kayo sa amin.